Makulimlim ang paligid pagsapit ng alas 5 ng umaga kanina, pero bandang pasado alas 10 ng umaga, Connie, ay medyo sumikat ng araw. Although ngayon ay makulimlim ng kaunti, no? Hindi naman umuulan dito sa lugar na ito, lalo't nakalayo na ang Bagyong Rosita. Back to normal na nga ngayon sa buong siyudad ng San Fernando City at maging ang mga karatig-siyudad dito sa La Union. Ayon sa lokal na pamahalaan, generally okay naman ang kinahinat na ng pagdaan ng Bagyong Rosita rito. Bagaman may mangilan-ngilan na nasirang bahay sa kasagsagan ng bagyo kahapon, ay naayos na naman ngayon ang mga ito ng mga residente. Sa pag-ikot namin kanina sa buong siyudad at maging sa mga tabing dagat, karamihan sa ilang nagsilikas kahapon ay nagsibalikan na rin sa kani-kanilang mga bahay. Sa 59 na barangay rito sa San Fernando, La Union, 14 na barangay na nasa coastal area ang naapektuhan. Pero dahil hindi naman gaanong nakapinsala sa siyudad ang bagyo, marami sa kanila ay nagsiuwian na rin. Katunayan, may mga naabutan tayong mga bata at mga nanay na nagsisipag-al sa baluta na para umuwi sa kanilang mga bahay. May kabuo ang 30 pamilya o may 100 individual mula sa 4 na barangay ang nanatili ng 2 araw sa Katbangen Central School. Dito yan sa barangay Katbangen. Pero tinapos lang nilang agahan kanina at sabay-sabay na silang nagsiuwian sa kani-kanilang mga bahay. Sila yung mga nasa tabing dagat, pero dahil wala nang banta ng bagyo o storm surge, ay pinayagan na silang umuwi, Connie. At kanina, Connie, nakausap natin ang ilang mga taga PDRRMO. Ang sinabi nila nang tanungin ko, no, kung kamusta yung buong La Union, yung probinsya ng La Union, sinabi nila na wala naman daw silang report na natatanggap so far. Ibig sabihin, generally okay din ang buong probinsya, although may hinihintay pa silang mga report dun sa mga remote areas. Pero again, uulitin ko lang, no, sinasabi nila generally okay ang buong probinsya ng La Union, Connie. Yes, sir. Dun sa long-term plan ba ng LGU dyan, wala ba silang balak na talagang i-relocate na for good, no, yung mga nandoon sa tabing dagat nakatira? Wala pang planong ganyan kasi yung mga nasa tabing dagat, yun na yun talagang tinirhan ng mga residente, no? Doon na sila nasanay. In fact, nung nakita natin sila nung nag-aal sa baluta, nung kasagsagan ng bagyo, ay nakangiti pa nga sila nung nag-aayos, no, ng mga gamit nila. At sinasabi naman ng mga residente roon na yung mga nasira lang naman ng mga bahay ay yung mga makeshift lang. Hindi yung totoong tulugan nila. Kumbaga, ginawa lang nila na kubo na pahingahan. So far, ang sinasabi ng mga residente rito ay hindi naman sila gaanong naapektuhan. Yun nga lang, kapag kasagsagan ng bagyo at may banta ng storm surge or posibleng kung ano paman, mabagsakan sila ng puno dahil mga yung bahay nila hindi naman ganong katibay, ay kailangan talaga na nasa konkretong lugar sila at medyo mas mataas para hindi masakuna. No? Medyo mahirap pag nasa gilid ka talaga ng dagat. Ano man ang pwedeng mangyari, no? Lalo na kung lalakas pa ang bagyo. Alright, maraming salamat sa yung update sa amin, Cesar Apolinario. Thank you.